sinulat ko to noong times na sobrang gulo ko at sobrang nagda-doubt ako sa sarili ko, pero na-realize ko at na never ako papabayaan ni Lord at ng mga taong mahal ko na palaging andyan para sa akin. Minsan naiisip ko, parang pasan ko ang mundo. Tanong ko sa sarili ko, dapat na bang sumuko? Kailangan bang pilitin ko baguhin ang sarili ko ayon sa paligid ko? Sa isip ay gumugulo, nalitaw, napapasitaw, nais na bumitaw, pero bumitaw. Nalitaw, napapasitaw, nais na bumitaw, pero bumitaw. Sa tuwing ako'y nangangapas, ilimat na nalambang baka hindi ko na masisilayan ang liwanag ayon dyan. Kapag iparamdam na di ko kailangan harapin ang bukas na mag-isa, buti na lang at nandiyan, buti na lang at buti na lang at nandiyan ka, buti na lang at buti na lang at nandiyan ka, buti na lang at nandiyan ka. Biglaan na naisip ko kung sandaling masilip ko ang tunay na halaga ng buhay. Kayang tumbasan ang mundo at yun ay ang pag-ibig. Nagbibigay ng hinig, alay ko aking tinig, tanging sa'yo. Nalitaw, napapasitaw, nais nang bumitaw, pero nalilitaw, napapasitaw, nais nang bumitaw, pero di ka bumitaw. Sa tuwing ako'y nangangapas, ilimat na nangambang baka hindi ko na masisilayan ang liwanag ay tiyan. Parandam na di ko kailangan harapin ang bukas ng mag-isa. Buti na lang at buti na lang at nandiyan, buti na lang at buti na lang at nandiyan ka, buti na lang at buti na lang at nandiyan ka, buti na lang at nandiyan ka. Ang ganda nun. Anong kwento nun? Anong inspirasyon sa likod ng kanta na yan? Siguro, sobrang nahirapan ako dun sa situation ko nung na-diagnose ako ng anxiety disorder. And of course, praise God na kukontrol ko na siya. Pero nung time na yun talagang ang gulo, puno ka ng takot, puno ka ng pagdududa, insecurities and everything. Pero ni-remind ako ni Lord din na, uy, dito lang ako. Dito papabayaan. And constantly akong nire-remind ng parents ko na I am blessed, I am gifted, and
hindi nila ako iwanan at lahat ng mga tao na hindi ako iniwanan sa laban na yun, kaya nasulat ko yung kanta na yun. Pero sinulat ko talaga siya para kay Lord. Pero as a tribute din para sa lahat ng mga tao na hindi ako binitawan at hindi sumuko sa akin. Sa girlfriend ko, sa family ko sa Cebu, sa mga kaibigan ko, and especially sa parents ko, at kay Lord. Sinulat ko yun dahil lagi lang sila andyan para sa akin. Yun yung story.